Ako'y isang manunulat. 13 taong gulang ako nang lumisan kami ng Sulu at magtungo sa Manila upang makipagsapalaran. Doon ko na rin narinig ang lahat ng mga sasamang balita tungkol sa Sulu. Matapos ng halos 12 taon ay nagpasya akong bumalik sa Sulu. Ang ugat ng aking mahal na ina. Sabi nila, magulo sa Sulu. Maraming patayan, maraming rebelde. Ngunit mali pala ang mga balitang ito. Malaki na ang pinagbago ng Sulu, di tulad ng Marcelo. Marami ng mga gusali at simentadong kalsada, paaralan, pagamutan. Malayo na sa alaala na iwan. Maraming bansa na rin ang nagbibigay ng tulong sa Sulu. Social Development Foundation of the Apostolic Vicariate of Jolo. We have microfinance program serving 1,400 women. We also have a strong program on the children and youth. We call this the Kalimayahan Family Life Center. The education, basic education, helping out some 959 children in their basic education. May mga missionary rin pala sa lalawigan ng Sulu. Sa bagay, nung umalis ako, may mga madre na. Dati-rati, sabi ng nanay ko, wala raw ospital sa Sulu, kaya kami nagkakasakit. Kawawa naman, ang mga iba kung talagang grabe, namamatay. Pero iba na ngayon, iba na pala. Nakita ko yung mga tao, malaki na ang pinagbago. Yung mga may hirap, nabibigyan na ng mga biyaya, may mga libreng gamot, maraming nurses, may mga doktor. Nakakakain ako kahit sa tabi-tabi. Parang sa Maynila, parang sa Quiapo, parang sa Recto, parang sa Quezon City. May mga barbecue sa tabi, masaya ang mga tao, lahat ng mga kasalubong ko. Ngumingiti sa akin, masayang masaya ako dahil nakita ko ang talagang pag-unlad ng Sulu. Nakilala ko rin sa Sulu ang dalawang opisyal ng militar na taga-Luzon. Narito sila upang tumulong sa pagbabagong inaasam ng lahat. Pati sa makasaysayang bundok ng Sulu, ang Budato ay pasyalan na ngayon ng mga turista. So they will appreciate because Budato, as we call it, it is the hill of the rulers. Na-appreciate nila. Indirectly, nakikita nila yung beauty ng Hulusan. Maganda pala. And then we could volunteer our muscles to build yung mga infrastructures. We just need their cooperation and then some material or funding. And we could volunteer to help move up. I'm General Ruperto Pabustan, the Commanding General of the Joint Special Operation Forces here in the province of Sulu. The peace and order situation here in the province has definitely improved a lot. When it comes to tourism, is now could be seen by so many people, not only from the insiders of the province of Sulu, but even the people outside of Sulu. May nakita nga ako, isang grupo ng mga kalalakihan, nagtanong ako, Manong, anong ginagawa nyo? Sabi nila, bagamat hirap magsalita ng Tagalog, nabatid kong nagtutulong-tulong pala para makagawa ng kanilang net na gagamitin sa pangingisda. Maayos na rin ang pamumuno sa lalawigan at aktibo ang bawat isa sa kumpulad ng Sulu. Nabigyan na rin ng maraming trabaho ang mga kababaihan sa Sulu, ang mga Muslim. May mga NGO na kasi na dumating sa lalawigan. Aktibong mga ito sa pagtulong. Kaagapay siguro ng pamahalaan na rin. Trabaho kasi ang kailangan. Ito ang pangunahing hiling ng mga Muslim. Trabaho. Ultimo ang mga teenagers, ang mga bata. Sila mismo tumutulong. Naglalayong tumulong sa kapwa bata. Sa aking pagbabalik ay nakilala ko si Jul Jahibon. Papa Jul ang tawag ko sa kanya, bilang respeto na rin sa malayang agwat ng aming edad.
60 taong gulang na si Papa Jun. Ako noon, galing ko sa ano, sa lahat kami ng pamilya, kamag-anak, ako na yata ang pinaka-pobre sa kanila eh. Ay, hindi ako pinaaral, nagkapag-aral ako talaga, sariling sikap. Sa awa ng Diyos, nakagraduate ako high school, Hotel College yan sa Dayang-Dayang HGPM, hanggang nakasundalo ako. Kasi alam mo noon, na yung magulo dito, naging rebelde pa ako noon. Pag-uwi ko sa amin, magulo na. Ang gulo-gulo. Ang tawag noon sa amin noon, activist, hindi minilip. Activist. Activist ang tawag noon sa gobyerno eh. O mga, siguro mga 3 years kami nag-activist noon, nag-rebelde sa gobyerno. Sa sundalo, 20 years, 8 months, 3 days ako sa PC, kasi PC pa noon kami, PC. Tapos pag 1990, naging PNP. Tuloy-tuloy na hanggang nag-retired ako sa 2005. Mga 67, ganun nag-start ang ulo dito. Dating rebelde si Papa, miyembro ito ng Moro National Liberation Front sa loob ng 5 taon. Dekada 70 noon, mismo lang walang katapusan ang kahirapan ng buhay at kaguluhan ng bahal sa sulo dahil sa kagulo ng mga Muslim na magkaroon sa sariling status. Hindi ang labanan noon. Maraming gera, maraming sardukan. Halos lahat ay nahihirapan. Kawawa ka ng Muslim. Tanging dasal na lamang ang marinig sa araw-araw. Magulong buhay rin na nagtulak kay Papa Jul na tuluyang tumiwalag sa pagka-rebelde at pumanig sa pamahalaan bilang isang konstabularyo upang mabigyan na rin ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Ngunit ang pagiging konstabularyo ni Papa Jul ay siya rin naging simula ng pagkakawalay nito sa kanyang mga mahal sa buhay. Nalulun sa alak at babae, isang dekada itong nawala sa pamilya. Ngunit, huling nagbalik matapos umamis niya sa matagal na pagkakamali. Lalaki na si Alfer ay naging rebelde rin sa katabing lalawigan ng tawi-tawi. At tulad ng ama, ay pinitawan ng pakikibak at pumasok sa pagkapulis ng malagdaan ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng MNLF at pamahalaan mahigit isang dekada na nakaraan. Naging mabuting ama rin si Alfer na ngayon ay may 2 anak.
Napagtapos naman ni Papa Julian lahat ng mga anak sa pag-aaral. At ngayon ay pinagtutuunan na lamang nito ng atensyon ang pagpapalaganap sa kapwa ng mga kabutihan at turo ng naayon sa Quran. Mustafina wapablanda iman wa nasran rahmatan wa aklan kamilan kalban munawaran wa taufika. Sa aking pagbabalik sa Manila ay daladala kong bagong balita. Pangako ng panibagong pag-asa at bukas. Ng pagkakaisa at katahimikan na minimitin ng bawat Muslim, ng bawat Pilipino mula sa aking lupa.